Ben Tulfo Unfiltered. I may have to ask you quickly, kasi kau po niyo, ano? And I know that you've been in the Secretary of the Department of Health for quite a long time. Para sa akin, ano? Unfiltered, diretsong tanong, minadali ho ba talaga itong pag-purchase ng vaccine na parang kinapos ng oras without no due diligence kaya nagkaganito-ganito? What's your take? Batay sa mga dokumento na nakalap ng Senado sa 6 or 7 hearings at ganun din naman sa House Representatives, ay talagang yan ay common observation na minadali. Nakaraan administration. Okay, that's exactly the same. Patungo tayo ron kasi parehong direksyon ninyo doon to find out, to ferret out the truth. Paano ko rito naman? Sinunod ba nung nakarang administrasyon yung sinasabing protocols, ethics and legal, and sabihin na natin siguro procedure as to purchasing, a careful study, yung effect long term, maybe side effect, contraindication, and many more. Ito ba'y nakita or sa kagustuhan na siguro in good faith? Anong pagkukulang nakikita bilang isang doktor at eksperto din? Well, ang tingin ko dyan, ang Sanofi, kung, well, ito ay batay sa mga revelations ni Director General Sharade Puno ng FDA na sabi niya, mukhang nga Sanofi alam na meron ng warning signals na katulad ng FDA equivalent ng Singapore. Sinabi niya na doon meron silang sinumite na risk management plan na kung saan binanggit nila yung mga severe dengue. Yes. Sinabi lang nila dito, kumakailan lamang noong November 29. Mukhang October 2016, alam na nila. Mukhang sinabihan na nila ang Singapore. So, ito ngayon ang basis ng investigation ng task force ng FDA. So, antayin na lamang kung ano yung magiging resulta ng investigation na ito. Parang lumalabas, hindi dinisclosed to ng Sanofi. Non-disclosure. Yes, Ben. Kasi, kung hindi nila dinisclose yan, ibig sabihin meron silang mabigat na pananagutan. Alright. Kasi kung dinisclose nila yan, malamang nagbago ang desisyon noong kung sino man ang nagpasya na ilunsad at ipatupad itong Dengvaxia immunization program. Non-disclosure means you're withholding the truth, and when you withhold the truth, you're lying. Correct. Tama outright. So, doon na sa sinasabi ni Dito, nagsinungaling talaga ang Sanofi. Antayin natin yung investigasyon na isinasagawa ng FDA. Okay. Nagagamitin natin yan, karagdagan, ebidensya. Sampa natin ng kaso ng civil case. No? Okay. Oo, for violation of certain provisions of the Civil Code of the Philippines. Okay. Ben Tulfo, Unfiltered.